So ayan mga kanukis, once again, welcome back to my channel. This is your Albulario, Chujo Shamo TV. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito mga kanukis at napadaan ka, please subscribe, hit the notification bell icon. Kung sa palagay mo mga kanukis, nakakarilit ka, nakakatulong, at saka malaking tulong yung video natin, lalong-lalo na baguhan ka. So ngayon mga kanukis, before we start mga kanukis, pasupport naman yung FB page natin, Chujo Shamo TV pa rin. Please like and follow mga kanukis. May mga live akong ginagawa dyan mga kanukis. Marami din kayong matutunan. Yan. So yan mga kanukis, yung topic natin. Katanungan na naman, Boss Joe, nagbibigay ka ba ng iron? Hindi namin nakikita. At saka, ano ba yung, gaano ba ka-importante yung iron na yan? So mga kanukis, importante ang iron. After the intro, sasagutin natin yan. Katanungan na yan. So mga kanukis, intro muna tayo. Ito mga kanukis, tapos na tayong nag-intro. Shout out muna tayo mga kanukis. Muna, may listahan talaga ako dito para di talaga natin kalimutan na. Saka yung topic natin, ma-deliver ko talaga ng tama. So, shout out pala kay Piston Lines, Rio G. Roca, Edwin Dubibar, John Mortel, De Los Santos, William Magpali. Shout out sa inyo mga kanukis, mga bro. At saka kung sino yung gustong magpa-shout out mga kanukis, please comment down below na lang. So yung topic natin mga kanukis, itanong. Topic natin mga kanukis, itanong. Nagbibigay ba daw tayo ng iron? At saka gaano ka-importante yung iron? So ito, ang bidyong to mga kanukis, para to sa hindi pa nakakalaam. Base sa ating eksperyensya mga kanukis, magbibigay lang ako ng advice mga kanukis sometimes. Kung nagmamanok tayo mga kanukis, dapat nag-i-start tayo doon sa hagdan-hagdan. Di yung puro conditioning lang ang alam natin. Alam nga natin yung conditioning. Di naman tayo marunong magbakuna. Wala pa rin. So alam naman natin, alam natin kung paano magbakuna. Hindi naman tayo marunong mag-priming. So alam nga natin yung iba. Hindi naman tayo marunong magbigay ng pagkain. So kailangan talaga parang chain of command yan mga kanukis. So umpisahan natin sa pinakamababa. Actually ng lahat ng video mga kanukis ng dyan, in-offer ko na sa inyo yan. So need lang ninyo subaybayan para may giya talaga. Kasi hindi biro ang mag-breed mga kanukis. Pag nag-breed tayo ng manok, kailangan natin ng pasensya, panahon, at most importante pira. At saka kinakailangan natin yung skills. Hindi man napapag-aralan yan, makukuha man natin, kaya tinatawag yan ang skills. Kasi kaya natin kopyahin, tulad nito, saan ba tayo kukuha? Sa mga kapitbahay natin or dito sa akin. Kung gusto nyo kopyahin lahat, nandiyan na, in-offer ko na lahat. So step by step lang tayo mga kanukis para huwag tayong tumungtong agad dito sa pinakatap na hindi tayo dumaan sa first step. So yan mga kanukis, enough for that, napalayo na tayo masyado sa ating topic. Pero sa nakikita ko kasi mga kanukis, so ayan, umpisaan na natin, iron. So bakit ba tayo nagbibigay ng iron? Magandang katanungan to, kasi iron ang iron tayo, iwala tayong alam kung ano talaga yung iron. Kung minsan kasi, pag ignorante tayo or hindi natin alam yung mga benefits or uses ng iron, mali yung pagbibigay natin. Remember always, lahat ng sobra ay may consequence mga kanukis. So ibig sabihin, may masamang epekto. So nagbibigay tayo ng iron mga kanukis. Yung iron kung binibigay is yung red seal. Red seal mga kanukis, pinapatulo lang. Pwede din injectable, may injectable din ako. So depende. So ang iron kasi gamit na gamit yan. After nito mga kanukis, baka gagamit na kaya ng iron. So ano ba yung iron?
Iron is a kind of minerals. So, iron is a minerals that the body needs for growth. Oh, di ba? Growth development. So, kailangan ng iron sa pagpapatubo. So, ibig sabihin, sisiyo pa lang, nag-iron na tayo dapat. Body uses iron to make hemoglobin. So, ano ba yung hemoglobin na yan? A protein in the blood cells that carries oxygen. Yun yung nagbibigay ng oxygen, mga kanukis, sa blood cells natin para makapag-isip ng tama yung manok natin at saka hindi nahihirapang huminga. Diba? Oxygen that carries oxygen from the lungs to all parts of the body. Ibig sabihin, ang oxygen na yan yung nagpapahinga sa mga organ or yung mga parts sa internal natin ng manok, mga kanukis. So remember always, kung walang iron, so anong kahihinat na ng manok natin, di ba? Malalaman ninyo yan ngayon. So all parts of the body. So ibig sabihin, an hemoglobin of protein provide oxygen to muscle. So importante yan sa mga warrior natin. Pati muscle pala, may oxygen pala, at saka yun yung dala ng iron na yan. Need iron to make more hemoglobins. So ang hemoglobins pala, yun yung dahilan na isang protina, mga kanukis, na galing sa iron, na yun yung magbibigay ng oxygen sa lungs or all parts of, at saka including yung blood cells. So ibig sabihin, healthy masyado. So yan, ha. So ano ba yung mga benepisyo ng iron, mga kanukis? So nalaman nyo na yung iron. So ang benefits na naman, para makita nyo talaga, benefits of iron, mga kanukis, is reduce tiredness and fatigue. So ibig sabihin, pag naka-iron yung manok nyo, nare-reduce yung tiredness niya and fatigue. Ha? Hindi nakaganon yung manok nyo. Pag nakaganon, kulang sa iron, malnourished yung manok nyo. So number 2, support good energy. So ibig sabihin, support good energy, pag nagbibigay tayo ng iron, energetic yung manok natin, hindi yung nakaganon lang sa tabi. So ibig sabihin, kulang sa iron yung manok mo, kaya hindi ka nagbibigay, di ba? So number 3, contribute to normal formulation of red cells. Hemoglobin function to carry oxygen around the body to support body function. So ibig sabihin, hemoglobin na naman. So na-explain ko na yan, hindi na masyado. Pero importante pa rin ang parts para makaproduce ng hemoglobin na matransform into protein para magbibigay ng oxygen sa whole body natin, body sa manok natin. So ngayon, number 4, improves physical performance. So ibig sabihin, pag lack or kulang sa iron yung manok mo, wala palang physical performance. So ibig sabihin, matamlay, parating nakatulala. So, di ba? Pag naka-iron, bibo ang manok, mga kanukis. So, this is according to science. So, number 5, support immune system. So, ito, mga kanukis, pag kulang pala sa iron yung manok mo, or kung may iron siya, nagtuturo ka ng iron, sinusuportahan pala yung immune system na mas lalong palakasin. So, ibig sabihin, iron pa rin. Number 6, support vaccine efficiency. So, napaka-importante pala. So, kung may iron or nagtuturok or nagbibigay tayo ng iron, mas mapabisa or sinusuportahan pala nito kung nagbibigay tayo ng mga vaccine sa manok natin. Kaya pala, pag may iron tayo, madaling maipasa or madaling maitransmit yung mga vaccine. So yun yung ipik ng iron sa manok nyo. Yun yung good benefits na makukuha. So ngayon, hindi ka pa, alam mo na ang iron. So hindi ka pa magbibigay ng iron. So ito pa.
So, kung may benefits tayo, so, may bad effects naman kung walang iron yung manok nyo. Ano yung mga symptoms ng kulang sa iron ang manok mo? So, ito ah, kuha ka ng bullpen para sa iyo to. Kung nakikita mo to sa manok mo, magbigay ka na ng iron. So, number one, patig. So, ibig sabihin, patig. Parating, parang puyat yung manok nyo. Parating, patulog-tulog sa pansitan. Yan yung patig. Ah, patig. Sa Bisaya pa yan, hago permanente. Sa Tagalog pa, pagod. Okay, pagod food. Number two, weakness. Yung nanghihina. Parang nanghihina, pati maglakad. Parang walang papaling-paling. So parang gumaganon yung manok mo, parang wala na siyang buto or wala nang kaluluwa. So yun, number two, weakness. Yun yung kulang sa iron. Symptoms of iron deficiency. Number three, shortness of breath. Yung gumaganon yung manok mo sa tabi. Yung ang hininga niya parang ang lalim. So kulang pala sa iron yan mga kanukis. So number four, lack of concentration. Yung manok mo, pag ipapight mo, parang gumaganon. Ano man yung gagawin mo, parang wala sa concentration. Number five, irritability. So, madaling mairita. Kaya yung manok natin, kung minsan, irritably. Irritably yung manok natin. So, number six, pale skin. So, maputla yung mukha or yung paa. Basta may balat, maputla yung balat. Kasi yung kumpleto sa iron, mapulayan. Kaya tinawag natin kondisyon. So, number 5. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6. Number 7. Dizziness. So, ito na. Patulog-tulog sa pansitan. Dizziness. Parang always inaantok. Iba yung kondisyon talaga. Gumaganon. Diba? So, feeder loss. So, ibig sabihin, ang number 7, yung next number is feeder loss. So, yung balahibo, medyo nalalaglag siya. Dry skin, na, next, dry skin and legs. Skin and legs, yung dito dry at saka yung dry yung legs. Yun yung isang sintomas. Kung nakikita nyo sa manok yan, baka magbigay ka na ng iron. Number 9, the last. For pobre, physical and mental performance. Walang physical and mental performance. Makikita mo sa physical niya, wala talaga. Pangit talaga siya. Madry skin, maputla. So, di mo kakitaan na kaya-aya siya. Pati mental, mahina din sa aktibo. Ginaganon mo yung manok. Walang reaksyon. So, yun. Yun yung iron deficiency symptoms. So, kung nakita nyo mga kanukis, panahon na para mag-iron kayo. Now you know. Diba? Now you know. Kaya always tayong magbibigay ng iron. So, ibig sabihin, ang iron kasi, hindi yan ibibigay sa conditioning lang. So, kailangan talaga i-maintain natin yan doon sa mga alaga natin from sa pagkasisiyo pa, pwede mo na sa pagkasisiyo pa hanggang sa paglaki nila. Basta lang, tama lang yung mabigay natin na may iron. Kasi hindi magdudubli yung iron, karamihan mga kanukis. Kasi yung iron, karamihan kasi nakukuha yan sa mga karne. Karne, yung mga spinach, pero hindi naman pinapakain sa manok yun. So, kailangan talaga natin na suplemento o isupplement yung iron. So, yun mga kanukis, sana nagustuhan nyo yung topic natin for this afternoon mga kanukis. Sana nakatulong yung video to mga kanukis. Bye-bye!